Galugin natin, tagtuyo at nagbasa. Tagulan. What's happening now is extreme. Pag sinabi natin drought, extreme drought. Pag sinabi natin tagulan, extreme tagulan. Sobra yung pa. At hindi na rin natin maintindihan kung yung pattern ba, iba yung climate sa season eh. Sa atin kasi pag sinabi natin season, yun nga, tagtuyo at tagulan. Pero hindi na rin maintindihan na dapat umuulan, ngayon ay umiinit. Pero dapat umiinit, umuulan na naman siya, extreme siya. Pero hindi lamang iyon. Yung mga extreme droughts, extreme floods, extreme rain, heavy rainfall. But not only that, we are also experiencing sea level rise. I think sea level rise, pag sinasabi natin sea level rise, noon, yung high tide hanggang tuhod mula. Ngayon, mas mataas pa sa bewang mo ang high tide. Nararanasan niyo yan kung sino po dito po yung ating mga younger generation, kabaligtaran. Kung tatanungin natin sila, yung ating lolo at lola, o kaya yung ating mga matatanda o kaya mga magulang natin, ano pinag-iba? Kung pumunta ka sa playa, pumunta ka sa tabing dagat. At napapansin natin, sobra ang high tide. Ano ang dahilan noon? Because of extreme global warming. Doon sa pagkabilang poles ng ating mundo, sumusobra naman ang pagtunaw ng mga yelo doon. At alam naman natin, kung natunaw yung mga yelo doon, we are not talking only about polar bears right now, na lulunod sila, but we are talking also about people in the equator na ang kanilang mga aplaya, yung kanilang mga tabing dagat, ay nilalabas na kakaroon ng mga erosion, sand erosion, at tumataas ang level ng ating mga high tide. So, isa yan. At isa pa doon, pag umiinit ang ating mga karagatan, umiinit ang ating dagat, ibig nung sabihin na apektuhan pati yung mga lamang dagat natin, especially our coral reefs, that will lead to coral bleaching at namamatay ang ating mga corals. Ako, Rodney, you know, if we talk about the effects of climate change, we'll be here the whole day. Yes. We'll be here for a week, actually, talking just about the effects of climate change. This is one of the angles that you might want to explore kasi merong natawag na acidification, yes, ng dagat, tumataas yung tubig, na mamatay yung mga pananim natin dahil sa nagiging salty, and so on and so forth. And this is happening right now in, yes, Iba, Rodney. And the most extreme, kung dumadagdag ang init sa dagat Pasifiko, ito yung nagtitrigger upang magkaroon ng mas malakas pang mga bagyo. That's right. Mm-hmm. Dahil before, we had only signal number 1, 2, and 3. Now, we have signals number 4 and 5. And we cannot deny that. We cannot afford to have signal number 6 or signal number 7. Okay. Ano naman ang koneksyon ng energy at patay na nanawagan ng cleaner energy para ma-address itong mga problems na ito? Well, unang-una, alam naman natin sa kasaysayan, Industrial Revolution, massive yung paggamit natin ng enerhiya mula sa uli. So, minsan, panood yung Moby Dick, nagkaroon sa mga balyena na pagkukuha ng oil. Pero sa ngayon, after ng dikalauna, natuto tayong magkalkal sa lupa at nakita natin yung oil, which is fossil fuel, at nakita rin natin yung coal sa ilalim ng lupa. Nagkalkal tayo. At yun, ginamit natin upang paandarin ang mga makina, upang paandarin din ang ating mga sources of, yung mga generator natin, yung mga power plants natin. Nagsunog tayo. At alam naman natin sa science at science natin, pag sinunog natin ng fossil fuel, ano ang effect? Ano napoproduce dito? Ibig sabihin, carbon dioxide naturally is good, but excessive carbon dioxide is not good. Pag ikulong kita sa isang aquarium, binigyan kita ng napakaraming carbon dioxide at konti na lang yung vegetation natin, anong mangyayari sa'yo? Okay, masasuffocate. But of course, dahil konti na lang yung vegetation at sobra-sobra din ang pag-emit natin ng carbon dioxide mula sa mga ito. Iba po kasi po sa pinaka-ozone layer. Yung ozone layer po kasi siya yung nagsasala ng init ng araw para hindi tayo masundog. Magkaroon na tayo ng solusyon dyan at medyo kumukonti nag-heal yung ozone layer. Ang problema ngayon, yung kumot ng mundo na nagpapanatili ng init at lamig, kumakapal dahil sa sobra-sobrang greenhouse gases as water vapor, methane, oxide, at lalong-lalo ng carbon dioxide, pinapakapal ang kumot ng mundo, which is called the atmosphere.
Pag pumapal ang kumot ng mundo, pareho ninyo, pag umuwi kayo, matulog kayo, may 5 inches na thick na kumot kayo, anong mararamdaman natin? Nakukulok ang init sa loob. Na yung init ng araw na dapat lumabas pagkatapos magkaroon ng init at lamig, magkaroon ng photosynthesis, etc. na dapat lumabas papuntang kalawakan, hindi na nakakalabas. Kung kaya, nagkakaroon tayo ng extreme global warming. So problem, Rodney, yung paggamit natin ng fossil fuels. Excessive, ha? Yung excessive na paggamit ng fossil fuels.